Coco Martin at Yasi Pressman, wawasakin ni Richard Gutierrez. Habang si Dingdong Dantes, buryong na nga ba sa bahay, kaya nakikipagkaibigan sa daga? Samantala, jowa ni Enrique Hill nagpagupit sa sobrang stress. At Daniel Padilla, lalong nabaliw sa kaseksihan ng kanyang girlfriend na si Catherine Bernardo. Lahat ng ito mga kakanto ay dito lang po natin matutunghayan sa ating video for today. So keep on watching! Pinakita na ang teaser ng bagong makakalaban ni Cardo Dalisay sa FPJs ang Provinciano. Pero sa teaser, hindi pa nga masyadong ipinakita ang mukha kung sino ang kinuhang aktor. May bagong laban si Cardo. Laban sa pag-ibig ang sabi ng teaser. At makikita nga ang isang lalaki na naglalakad mula sa itaas at nagdadialog na. Ang sabi, in quotes, Aliana, maraming salamat at nakarating kayo. Welcome to my humble home, sabi ng boses. Well, obvious naman sa boses kung sino ang makakalaban ni Coco Martin kaya si Pressman. At yun ay walang iba kung hindi si Richard Gutierrez. Ang pogi naman ng kalaban ni Cardo, sabi ng mga fan. Laban ng Cardo, huwag susukuan ang asawa at maghihintay kami sa third wedding niyong mag-asawa, say ng ibang mga fans. Kaya mo yan, Cardo, dito lang kami. Captain Barbie lang yan. Panalo pa rin si Superman. Saad ng mga fans ni na Coco at Yasi. Samantala, nakakatuwa ang kwento ni Descendants of the Sun leader actor Dingdong Dantes tungkol sa kanyang naging face-off sa isang daga na umaalikit sa kanilang lanay area. Isang araw sa mga natuklasan niya sa kanyang sarili ngayong quarantine ay ang kakayahang malabanan ang takot sa daga. Sabi ni Dingdong, sobrang matatakotin ako sa daga. As in talagang pag may nakikita akong daga o may malaman lang ako na mayroon sa tabi-tabi, magfa-freak out talaga ako. Pero nagbago raw yun ngayon. Dagdag pa niya, pero isang takeaway doon is, naging kaibigan ko na yung isang malaking daga na umaalagid sa bahay namin kasi nakaya ko na mag-stand off sa kanya ng mga at least 3 seconds kasi di siya umuurong eh. At least ngayon, meron na kaming mutual respect kasi talagang inuurungan ko siya dati. Mukhang okay naman kami. Natatawang kwento ni Dingdong. Pagpapagupit ni Liza Soberano for a change nga ba? Pudulot ng matinding stress. Itong Biyernes lamang marami ang nasurpresa sa biglang pagpapagupit ni Liza Soberano. Above the shoulder length na ngayon ang buhok ni Liza at naninibago ang karamihan kahit na nakikita na naman noon sa iba't ibang role na ginagampanan ng aktres ang magiging itsura niya kapag nagpa-exe siya ng buhok. Kahit anong style naman ng buhok ni Liza Soberano ay bagay sa kanya dahil sa natural beauty niya. Ngunit ang tanong ng karamihan, ano nga kaya ang nag-udyok sa jowa ni Enrique Hill na pagupitan ng maiksi ang kanyang buhok? Ang iba ay nagsasabing maaaring dulot ito ng stress dahil sa matinding problema na hinaharap ngayon ng kanilang home network. Sa katunayan, nananawagan pa nga sa Twitter nang dasal ang aktres para sa kanilang istasyon. At samantala, sa halik na maburyong sa bahay, mas binigyang atensyon ni Catherine Bernardo ang magpapaganda ng katawan. Ang workout sa bahay ang dahilan kung bakit may abs at muscles si Catherine ngayon. Ayon kay Catherine, nagsimula siyang mag-workout noong magka-ECQ na. Hinamon daw niya ang sarili, kaya sumalang siya sa 3-day fitness challenge. Si Lovely Abelia raw ang nagsilbing taga-train niya.
na tumutok sa kanya sa pamamagitan ng online. Kaya sa totoo lang, hindi na nakakataka kung hanggang ngayon ay nababaliw pa rin sa pag-ibig si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Habang tumatagal, ay lalong umaangas ang alindog ni Catherine. At yan po nagtapos ang ating video for today, mga kakanto. Sana nagustuhan niyo po ang ating video na ito. Don't forget to comment, like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod kong mga videos. Ito ang inyong Manay Charings Kanto. Keep safe po sa lahat. God bless and thank you. Thanks for watching. Like, comments, share, and subscribe.